Pinatotohanan ng pag-iibigan ni na Abby Viduya at Jomari Iliana ang kasabihang First Love Never Dies at Love is Lovelier the Second Time Around. Sa hinabahaba ng panahon, muling pinagbuklod ang kanilang mga pusong minsang pinag-isa at kamakailan nga ay ikinasal na sina Jomari at Abby. The Philippine Showbiz List presents Road to Forever ni na Abby Viduya at Jomari Iliana. The Pamamanhikan. Huling bahagi ng taong 2019 nang kumpirmahin nila Abby at Jomari sa publiko ang kanilang relasyon at mula nga rito ay hindi na nga mapaghiwalay ang dalawa. Hayagan din ang mga ito sa pagsasabi na nakikita nilang mauuwi ang kanilang relasyon sa kasalan. Pareho naman daw silang legally single at alam nilang doon papunta ang kanilang pag-iibigan. Anilay sa taga na daw nilang magkakilala ay wala na silang tinatago pa sa isa't isa at hindi na rin daw sila bumabata. Bukas din si Jomari sa kagustuhan ng traditional engagement at pamamanhikan ang nais kapag ikinasal sila ni Abby. Pinatotohanan nga niya ang binitawang salita dahil noong February 2023, dinaan niya sa makaluma na paraan ang formal na paghingi sa kamay ni Abby mula sa pamilya nito. Makikita sa larawang kanyang ibinahagi ang simpleng salo-salo ng kanilang pamilya kung saan ay dinalhan niya si Abby ng isang 1-foot-tall cake na may decoration na rosas at littering na bride-to-be. Ayon kay Abby, sobrang na-touch daw siya sa pinamalas na sweetness si Jomari kung saan ay hindi raw niya napigilang maiyak habang sinasabi nito ang lahat ng tungkol sa wedding plans at para na rin sa kanilang future. Samantala, hindi naman daw siya na-surpresa sa ginawang pamamanhikan dahil matagal na itong pinaghandaan ni Jomari at sobrang traditional daw talaga ito. Palagi raw nitong pinaparamdam sa kanya ang pagmamahal at kung gaano siya ka-espesyal. At higit pa daw rito ang pinapakita ni Jomari sa bawat araw na lumipas ng kanilang pagsasama. Jomari on Marrying Abby. Masasabi ni Jomari na nahanap niya kanyang katapat kay Abby. Sa isang interview noong March 2023, sinabi niya na para sa kanya ang pamamanhikan ay unang hakbang sa pagpaplano ng pagpapakasal. Matagal na raw plano ni Jomari na itatiming niya ang pamamanhikan sa pag-uwi ng Pilipinas ng ina ni Abby na galing Canada. Lalo raw niyang napagtanto na walang magiging problema na makita niya ang inang si Vicky Iliana na nakausap agad ang ina ni Abby. Dito ay napag-usapan ang tungkol sa pagpapakasal niyang muli. Ilang taon ang annulled ang kasal ni Jomari sa unang asawang si Aiko Melendez, kung saan ay mayroon silang isang anak, si Andre Iliana. Pagtatapat ni Jomari bagamat nagsasama na sila ni Abby sa iisang bubong, naroon ang pagnanais nilang mabasbasan ito at maging maayos officially. Kaya raw siya humantong sa desisyong magpakasal muli ay dahil sa gusto niyang manumpa ng tapat niyang pag-ibig sa harap ng Diyos, sa harap ng kanyang mga kamag-anak at kanyang mga kaibigan na si Abby na, ang babae na gusto niyang makasama habang buhay. Sobrang saya din anya dahil suportado ng anak ang pagpapakasal niyang muli at sumama pa ito sa pamamanhikan. Ayon pa kay Jomari, handa na raw siyang gumarahe at anya, kaya na niyang sabihin na si Abby na ang una at huling babae sa buhay niya. Hindi na daw siya makapaghintay na makita itong naglalakad sa aisle. Kaya naman naniniwala daw siya na mas lovelier pa nga ang pag-iibigan sa ikalawang pagkakataon dahil sa ganun sila nagkakasundo ni Abby, kung saan ay nilalabas nila ang best ng bawat isa. Giit pa ni Jomari, hindi na wala ang pagmamahalan nila para sa isa't isa kahit nagkaroon na sila ng kanya-kanyang buhay. Ito rin daw marahil ang dahilan kung bakit nagkabalikan sila. Abby on Coming Back to Jomari. Parang mga eksena sa teleserye at pelikula ang naganap na pagbabalikan nina Jomari at Abby makalipas ang 30 years nang hindi nila pagkikita at pagsasama. Sa guesting nila sa Fast Talk with Boy Abunda noong August 11, 2023, na pag-usapan ang kanilang second chance relationship and rekindled romance. Taong 2015, nang magkaroon daw silang muli ng ugnayan kung saan si Jomari ang nagpadala ng friend request kay Abby. Nang mga panahong ito, ay nanatili lamang silang magkaibigan na rin ang mga kwentuhan sa mga pangyayari sa kanilang mga buhay hanggang dumating sa punto na subukan muli ang tungkol sa kanila. Mula sa 6 na buwang long-distance relationship, pinabalik ni Jomari si Abby sa Pilipinas. Napagkasunduan daw nila noon na kung hindi man mag-work out ang kanilang relationship, ay maghihiwalay sila at tulad ng dati ay manatiling magkaibigan. Kung saan daw sila nagtapos ng kanilang kabataan, ay doon nila pinulot nung nagkabalikan sila. Mas mature na tao at mas mature na relasyon.
Pareho din daw nilang hindi kinalimutan ang mga pinagdaanan nila sa nakaraan. Masasabi ni Abby, first love never dies ang meron sa kanila ni Jomari, na bagamat nagkahiwalay sila ng mahabang panahon, anya, palagi may special na puwang ito sa kanyang puso mula pa noong 15 years old pa lang siya. Masaya daw siya sa nangyari sa kanilang relasyon, kung saan ay ramdam niyang mas secure siya dahil sa naiintindihan ni Jomari ang lahat at ang pagmamahal ito sa kanya ay hindi nawala. Pagdating ng araw sa kanilang relasyon, wala silang ibang option kundi ang maging masaya at magpasalamat sa lahat ng blessings na meron sila. Inamin naman nila na hindi perpekto ang kanilang relasyon, na tulad din sila ng ibang couple na nagkakaroon din ng mga tampuhan at hindi pagkakaunawaan. Ganunpaman ay alam na raw nila kung paanong dalhin ang sitwasyon. Hindi na raw nila sinasayang pa ang oras dahil sa hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa susunod pang mga araw. Sinigurado nila na may paparamdam ang pagmamahal nila sa bawat isa. The Marriage Proposal in Hong Kong. Hindi na nga nagpaawat para maghatid ng kilig ang dalawa dahil matapos ang pamamanhikan, naganap naman ang kanilang marriage proposal noong August 20, 2023 sa The Peak, kung saan may magandang tanawin ng sikat na Victoria Harbor sa Hong Kong. Nagtungo sila sa nasabing bansa upang ipagdiwang ang kaarawan ni Jomari, kaya ganoon na lang ang gulat ni Abby na higit pa roon ang nangyari. Sa isang social media post, naiyak sa tuwa si Abby ng lumuhod at formal na inalok siya ng kasal. Bagamat nauna na ang wedding preparations nila at ang pamamanhikan, ay nasurpresa pa rin siya dahil sinikap pa rin umano ni Jomari na makapag-propose ng kasal sa kanya sa eksaktong lugar kung saan nagsimula ang kanilang love story. Anya, he proposed and I said yes. This was such a big surprise. I wasn't expecting this baby. I couldn't stop crying. You make me so happy, baby. I love you for eternity. Malaking parte anya sa nakaraan na pag-iibigan ang Hong Kong. Balik tanaw ni Abby. Sa nasabing bansa sila lagi magkasintahan ni Jomari nang magtungo sila doon para sa tagumpay na kanilang pelikula na Guaping's The First Adventure. 15 taong gulang pa lamang daw siya ng panahong yun. Kaya naman daw sa Hong Kong naisipang mag-propose sa kanya ni Jomari ay dahil sa dito niya ito sinagot. On Wedding Planning. Tulad ng kanilang pag-iibigan, bukas din sila Abby at Jomari sa pagbabahagi ng detalye ng kanilang kasal. Katunayan, dalawang kasalan ang kanilang inihanda. Una rito ang isang civil union sa Las Vegas, Nevada na magaganap bago magtapos ang taong 2023. Sa isang interview, pinaliwanag din na Abby at Jomari na kaya naisipan nila sa Amerika ganapin ang kanilang pag-iisang dibdib ay dahil sa gusto nila na pagdaanan ito na silang dalawa muna. Ang ilang miyembro ng pamilya nila at mga kamag-anak, lalo na sa parte ni Abby na nakatira na sa US, ang isa sa dahilan kung bakit naisipan din nilang mag-civil wedding muna sa Las Vegas. Hindi naman maitago ni Abby ang excitement sa lalapit na magpapakasal nila ni Jomari. Anya, talagang si Jomari ang mas nag-aasikaso ng husto sa kasal nila. Katunayan, nung nagsisimula pa lang sila sa pagpaplano ng kasal, kapag sasabihin daw niya na siya na ang bahala, sasabihin daw siya ni Jomari na ito na ang bahala dahil kapag siya raw ay magpe-freak out lang. Kaya naman hinayaan niya na si Jomari na ang mag-asikaso. Samantalang ang church wedding naman daw nila ay magaganap sa 2024 or early 2025 sa Naga City, Camarines Sur sa Peña Francia Church kung saan ikinasal ang mga magulang ni Jomari. Ayon kay Jomari, wala naman daw sila gaanong preparation sa civil wedding. Ang malaking preparasyon anya ay talagang pinaghahandaan nila ay ang kasal nila sa simbahan. Sinabi naman ni Abby na kung siya ang masusunod ay simpleng kasal lang ang gusto niya kung saan naroon ang malalapit niyang mahal sa buhay. Ngunit sadyang si Jomari daw ang gusto siyang makita na maglakad patungong altar, kaya naman kukuhanin na niya oportunidad na ito. Anya, si Jomari ang lalaking una at huli niyang mamahalin. At ang mapag-aalayan raw ito ng kanyang panghabang buhay ang siyang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya. Nang matanong naman sa baby plans, hindi nila itinanggin ang gusto pa nila magkaanak kung kakayanin raw ng kanilang katawan at kung mapagbibigyan ng pagkakataon. Ang mahalaga anya, ang kasiyahang naramdaman nila na mapatunayang wagas ang kanilang pagmamahal sa isa't isa na mauuwi sa kasalan. The Wedding. Pinatotohanan nga ni na Abby at Jomari na sa kabila ng mahabang panahong pagkakalayo, talagang sila ang itinadhana para sa isa't isa. Noong November 5, 2023 US time, sinimula ng dalawa ang kanilang road to forever. Ang kanilang pag-iisang dibdib ay ginanap sa Little White Chapel sa Las Vegas, Nevada. Ito ay sikat na sikat sa Amerika kung saan din nagpakasal ang ilang Hollywood celebrities, kabilang na riyan sina Ben Affleck at Jennifer Lopez. Ang nasabing intimate civil wedding ay dinaluhan lamang na malalapit nilang kaibigan at pamilya, naroon din ang anak ni Jomari na si Andre. Sa Instagram post ni Abby, ibinahagi niya ang ilang litrato mula sa kasal nila ni Jomari. Nanalikip pa niya na maikling caption na Viduya Iliana Nuptial 11/5/23.
I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!